Ang mga taong nakikita ang mga introvert na attractive ay mga taong naiintindihan ang kanilang personalidad at physical na anyo. Ang mga introvert ay may mga kilos na nakakaakit sa mga tao at tatalakayin natin ang mga ito sa video na to. Kaya narito ang iba't ibang ugali ng mga introvert kaya nagiging 100% attractive sila. Number 1, mananatili sila sa iyo dahil loyal sila, lalo na sa mga kaibigan. Ang loyalty ay isang bagay na gusto ng bawat tao sa ibang tao, pero bihira nilang makuha. Kahit anong relasyong meron ka, gusto mo laging may loyalty sa ibang tao. Kapag loyal sa iyo yung tao, alam mo na kahit anong gawin mo, kahit saan ka magpunta, mananatili silang loyal sa iyo. Pero hindi ibig sabihin na susuportahan ka niya kahit na gawin mo ang mga bagay na hindi mo dapat gawin. Ang ibig sabihin ng loyalty ay naniniwala ka pa rin sa kabutihan ng isang tao. At kung may nagawa siyang mali, alam mong hindi masama ang taong yun. Malamang na biktima lang siya ng mga pangyayari. Ang loyalty ay isa sa pinakamagandang asset ng isang introvert na ginagawa silang attractive. Lagi ka nilang susuportahan, ngunit hindi matatakot na harapin ka kung may nagawa kang mali. Ang mga introvert ay ang pinakatapat na tao at kaibigan na maaari mong makuha sa iyong buhay. Hindi lamang sila attractive, ngunit ang kanilang loyalty ay hindi mapapantayan. Number 2, ang mga introvert ay relax, easygoing at mahinahon. Nakita ka na ba ng introvert na nagpapapansin at agaw atensyon? Karamihan sa mga introvert ay mga taong madaling pakisamahan at hindi sila ganung uri ng mga tao na gagawing big deal ang anumang bagay. Sila ay mga taong mahinahon na hindi kailangan maging dramatic para makakuha ng atensyon dahil ayaw nila ng atensyon para sa kanilang sarili. Ang gusto ng mga introvert ay maging relax at hindi gumawa ng eksena o makatawag ng pansin. Hindi tulad ng ibang tao na gagawa ng eksena para makakuha ng atensyon. Ang mga introvert ay chill lang sa isang sulok, nagmamasid sa mga tao sa kanilang paligid. Number 3, attractive ang mga introvert kapag nag-iisip ng malalim. Nakita ka na ba ng introvert na nag-iisip ng malalim? Maraming mga tao ang hindi na-attract dito, ngunit ang ilang mga tao ay nakikita itong attractive kapag sila ay nasa malalim na pag-iisip. Sila ay madalas na mag-isa at makikita mo silang nangangarap ng gising. Ipagpapalagay ng ibang tao na boring silang kasama, pero maintindihan mo kung bakit sila kaakit-akit na tao kung makikilala mo sila. Kung ang mga matatalinong tao ay nakakaakit para sa'yo, papatibukin ng mga introvert ang iyong puso kung sapiosexual ka o mga taong naaakit sa mga matatalinong tao. Ang kilos na ito ay mas kaakit-akit kaysa makakita ng isang taong may magandang pananamit o pisikal na kaakit-akit. Number 4, ang mga introvert ay laging handang sumuporta. Ang mga introvert ay ilan sa mga masasandalan mo. Sila ay sobrang dependable na kung wala kang ibang matatakbuhan para humingi ng suporta, lagi silang handang sumuporta sa iyo. Hindi sila makasirining taong tatalikuran ka, lalo na kapag ang suporta ng isang kaibigan ang pinakakailangan mo. Ang mga introvert ay ang mga taong pinakamahabagin na makikilala mo sa iyong buhay. Kapag sila ay tumulong, iyon ay isang tunay na kilos at hindi dahil kailangan nilang magkaroon ng isang imahe upang maprotektahan. Sumusuporta sila kasi alam nila yung feeling na walang tutulong sa iyo, since sanay naman ang mga introvert na mag-isa. Number 5, handa sila palaging makinig sa iyo. Lahat ay gustong magkaroon ng taong handang makinig sa kanilang mga problema, at isa sa mga taong madaling kausapin ay ang isang introvert. Sila yung tipo ng tao na laging handang makinig, hindi dahil sa ayaw nilang magsalita, kundi dahil sila ay mga taong mahabagin na laging handang tumulong kahit kanino. Ang mga introvert ay hindi pinipili kung ano ang gusto nilang marinig o kung ano ang sasabihin ng ibang tao para makinig. Sa halip ay nakikinig sila ng buong puso at may katapatan. Hindi sila yung tipo ng mga taong mapili sa taong nasa topic. Basta gustong magsalita ng kausap, mag-rant man o magkwento, handang makinig ang isang introvert. Maaari pa nga silang magbigay ng kanilang opinion kung hihilingin, ngunit hinding-hindi mangingialam sa'yo. Sila ay makikinig kapag kinakausap at magsasalita lamang kung sa tingin nila ay kailangan. Shoutout sa mga nag-comment last upload. Shoutout kay Chris Mark Deasis. Sabi niya, "I do highly speak of them. I do agree sa sinasabi mo.
Pero ang mababait at gentle lang sa akin ay yung mga talagang tunay na mayayaman, not fake rich, social climbers, o yung galing sa hirap tapos biglang umasenso lang o nakalasap ng konting ginhawa sa buhay. Akala mo kung sino na at hindi na nakakakilala. With that being said, kadalasan arugante pa o bastos yung mga karaniwan. Sabi naman ni Virgie Olikino, isa na ako sa tahimik na tao. Ang hindi ko alam sa sarili ko, marami na palang natatakot sa akin. Kahit mga kapatid ko, pag nagsalita ako, natatakot sila pag alam nilang nasa tama ako. Masama din ako magalit at ayaw ko rin pinakikilaman ako sa trabaho. Sabi naman ni Shawarmi, oo, ramdam ko na ang mga successful people value me. Hindi ko sila ka-close pero nasa paligid ko lang sila. Nakakasalamuha ko sila only for a task. Other than that, wala na. I guess sa ganitong pagkakataon nila nalalaman ang pagkatao ko. Ayon naman kay Glenn Ford Mendoza, ang mga tahimik kasi ay nakakapag-isip ng mahaba at malalim kesa sa mga madadaldal. Hindi lang nakikita ng iba kasi nga tahimik lang, gaya ni Mark. At shoutout kay Jonathan Tafala, watching from Bulacan. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6. Ang mga introvert ay intellectually stimulating. Alin ang pipiliin mo kausapin? Isang tao na maaaring maging intellectually stimulating o isang taong maaari mong kausapin tungkol sa lagay ng panahon ng paulit-ulit? Yung pangalawa ay maaaring mukhang boring sa iba, ngunit ang ilan ay naaakit sa mga taong nagsisimula ng mga small talks dahil maaari silang magkakilala at makipag-usap tungkol sa iba pa mga bagay na interesado sila. Samantala, ang ilang mga tao naman ay mas gusto na magkaroon ng isang nakakaganyak na pag-uusap. Ang mga introvert ay mga taong mahilig magkaroon ng magagandang talakayan at mga nakakapagpasigla din. Kung nakilala mo ang isang introvert at maaaring makipag-usap, matutukoy mo ang pagkakaiba sa pagitan ng isang normal na chat at isang introvert na chat. Sila ay talagang may malawak na kaalaman. Maaari silang maging madaldal kapag sila ay nasa zone o kung ang paksa ay isang bagay na talagang interesante para sa kanila. Number 7, ang mga introvert ay mga misteryosong tao. Sa tingin mo ba ay kilala mo ng buong buo ang isang introvert? Ang mga introvert ay mga misteryosong tao. Hindi sila lubos na kilala kahit ng kanilang malalapit na kaibigan at pamilya. Ang kanilang personalidad ay isang bagay na hindi madaling mabasa ng lahat sa atin. Meron silang misteryo na kung gusto mo talagang makilala sila, kailangan mong mapalapit sa kanila. Ang pagiging misteryoso ay ginagawa silang kaakit-akit sa ibang tao. Dahil may mga taong gusto ang misteryoso kapag nakikipag-meet sa ibang tao. Hindi sila lubos na misteryoso kung makikilala mo sila, ngunit hindi mo sila lubos na makikilala kahit na ikaw ang pinaka-pinagkakatiwala ang tao nila. Number 8, ang mga introvert ay sobrang mapagmasid. Kung ikaw ay nasa isang event na maraming tao, dito at doon, ano ang gagawin mo? Marahil isa ka sa mga mas gustong makihalubilo sa mga taong nag-uusap at nagpa-party, o baka ikaw ang buhay ng party. Kung ikaw naman ay isang introvert, alam mo na ang mga party at makabuluhang kaganapan ay hindi ang trip mo. Pipiliin mong lumayo sa karamihan at manatili sa isang sulok. Isa ito sa mga kakayahan ng isang introvert kapag nasa isang grupo. Sila ay nasa sulok lang, nagmamasid sa mga tao sa kanilang paligid. Kung sa tingin mo ito ay creepy, alam na mga taong nakakaintindi sa personalidad ng isang introvert kung paano ito pahalagahan. Nakikita pa nga nila nakaakit-akit ito dahil alam nila na ang mga introvert na pag-iisip ay gumagana at nasistimulate. Ang mga taong naaakit sa mga matatalinong tao ay ang mga taong pinahahalagahan ang pagiging mapagmasid ng mga introvert. Number 9, matulungin ng mga introvert sa ibang tao. Ang pagtulong sa ibang tao ay isang pamilyar na kilos para sa sinuman, ngunit hindi para sa mga introvert. Dahil palagi silang nagbibigay ng taus-pusong tulong, ito ay isang kaakit-akit na asset para sa mga introvert. Hindi nakakapagtaka kung bakit maraming tao ang nahaakit sa kanila. Sila ay mahabagin at matulungin ng mga tao. Tutulungan kanila hanggat maaari at hindi sila hihingi ng anumang kapalit. Para sa kanila, ang pagtulong ay ang tamang gawin at walang dahilan para hindi tumulong sa sinumang nangangailangan ng tulong. Ang iniisip ng mga tao tungkol sa pagtulong ay ibang-iba sa nararamdaman ng mga introvert tungkol sa pagtulong sa iba. Ang pagtulong sa isang tao ay isang kilos na hindi ginagawa ng ibang tao, ngunit ginagawa ng mga introvert, kaya naman sila ay nagiging sobrang kaakit-akit. At number 10, ipapakita ng mga introvert kung gaano sila nagmamalasakit sa pamamagitan ng mga aksyon at pagsusulat. Isa sa mga pinakakaakit-akit na katangian ng isang introvert
ay na sila ay kabilang sa mga pinakamapagmalasakit na tao na makikilala mo. Ngunit hindi mo sila maririnig na sabihin sa'yo kung gaano sila nagmamalasakit sa'yo. Meron silang kakaibang paraan para sabihin sa'yo yun, at yun ay sa pamamagitan ng pagkilos o pagsusulat. Dahil ang mga introvert ay hindi gaanong nagsasalita, mas gusto nilang magmalasakit sa'yo at ipakita ito sa pamamagitan ng tunay na pag-aalaga sa'yo. Bihira mong maririnig na sabihin nila sa'yo yan, pero palagi nilang ipaparamdam sa'yo na inaalagaan at minamahal ka. Agree ka din ba na ang mga introvert ay maraming bagay na may i-offer pagdating sa kanilang mga ugali at pagiging attractive? Para sa'yo, ano ba mga bagay o ugali ng ibang mga tao ang sobrang nakakaakit? Alam mo ba nakakaiba ang tingin ng mga kilalang tao sa mga tahimik na tao? Panoorin mo dito.